doktor yan. Papasok kasi yan, kaya nasa labas. Yan, doktor din. Papasok kasi yung mga yan, yung pagkura. Nagagaya ko lang. Dapat, ang huliin. Yung mga naka-ano lagi sa labas. Hindi yung doktor, mami. Ganda. Ganda ng sakya, no? Parang sakya ni Coco Martin. Ang ganda ng sasakyan, mga puro, grabe, ano to? Hammer? Hammer ba to? Jeep? Ganda! Illegally parked dito sa kabaan itong tao, Barangay St. Peter. Dito, inabutan tayo dito, up to now, unattended siya. Parking on top of sidewalk. Tapos, opposite siya dun sa designate na parking area ng barangay. Makikita mo, may mga marking sila dito. May mga mangilan-ilan dito, residente, na hindi sumusunod dun sa pinatutupad na ordinansa ng barangay. Galing, Sir Dexter Cardenas, OIC for the day, Officer Patilo, kasama na dyan si Officer Teyanyo, Francisco, De La Rama, Parama, Officer Santa Cruz, De Guzman, and Jimentera. Together with MMDA Seated One, tuloy-tuloy yung pagbabago, pagsaayos, paglinis, ng Lungsod Quezon, at in compliance sa complaint, ating ikakandak na clearing operation today with regards sa illegally parked vehicles, mga naka-obstruct na mga sasakyan. Alright, again, sasakyan lang po ano, at yung mga encroachment na mga structure or yung mga upuan, lamesa, yan, katulad yan, mga sidecar na naipitinda, tulugan sila dyan, hindi po sakot ng team yan. Sa DPOS po yan. Ang TTMD po ay sa with regards sa traffic concerns. So yung mga puro, sina Officer Francisco, Teyanyo, Parama,
nag-ano na po, nag-coordinate sa barangay St. Peter. At eto, naka-standby tayo ngayon dito. Unfortunately, dalawa lang yung tow truck na kasama natin today. Dahil nag-renew ng mission order yung mga tow trucks na naka-deploy dito sa atin sa QC, sa team. So mga puro, ang tabay lang. And yes, let's go guys. Purong pag-angay. Alright mga puro, rumadyo na si Officer Francisco. At okay na daw, well coordinated na po yung operation natin. Napirmahan na yung letter order. Kaya magpo-proceed na po tayo dun sa mga target areas na naka-indicate dun sa reklamo. Alright, Cordillera Street, corner Malaya. So ang tabay lang po mga puro. Let's go guys. Alright mga puro, dito tayo sa barangay St. Peter. At ang magaguide sa atin syempre is yung tropa ng barangay, BPSO, yung personnels ng barangay. Tapos sila magaguide sa atin kung saan ba yung mga lugar. At the same time, masasabi na rin nila sa atin kung meron bang ordinansa dun sa area na one side parking, kung nasa ang side or wala. So yes, let's go guys. Alright mga puro, if I'm not mistaken, parang may narinig tayong street, Bao ba yun? Bao? So yun yung pinauuna ni admin dahil mukhang doon yata yung medyo nagiging problema nila, no, with regards sa mga illegally parked vehicles. So yeah, let's go guys. Ano na to? Again, barangay St. Peter, OIC for today, Officer Patilo, Catalina Street. Asam na dito, Officer Francisco, De La Rama, Parama, Teyano, De Guzman, Jimentera, De La Rama, and MMDA Seated 1. Ay, gagay tayo ni admin, mga puro. Ayan, si admin yung nauna. Pao pala. Ito nga, double parking na to. Alright mga puro, one side parking kaliwa. So itong isa abutan natin na bawal. Ang ganda ng sasakyan mga puro, grabe, ano to? Hammer ba to? Jeep, ganda pag tayo dito. Grabe, kaganda naman ere. Ito na yung driver mga puro, no, titikita na lang po. At ito kasi hindi na yung sigit na one side parking, no? Kung makikita mo sir, ikaw lang naka ano, alis din ako, titikita na lang po kayo. Sana dito nyo na pinatabi sa side dito o sa garahe natin. Pagkikisyo nyo na lang po, driver's license na lang sir. Titikita ko na lang kayo. 1-5-8-1-9-5. Sir, 5 minutes lang sir ha. 5 minutes ang ina-allowed ko na para maibigay na hindi ganyan yung driver's license.
Alright, yeah, mga puro, may driver naman, ikikita naman po ito. Kasama natin yung si Officer Francisco. At ang ganda niya sa sakyan, na yan. Bossing, good morning. Saludo mga bossing DTMD. Boss, kamusta naman ang ano natin ngayon? Eh, maiba lang tayo, no? Masyado mainit ngayon. May mensahe ka pa sa mga babae natin. 41 degrees eh. Yes, oo. Eh, kailangan syempre, kung lalabas tayo, kung pwede, magpayong tayo. Or pagka naman, ano, kailangan magbaon tayo ng tubig. Para yung tubig kasi makakapag-refresh atin lagi. Yun. Para laging kalmado. Yes, yes, yes. Saludo po si thank you so much. Ito yung pangalawang clearing operation natin para sa buwan ng ano ng April. After nung Undas or yung Semana Santa. Holy Week. Yeah. Holy Week, yes. Okay. Dali po. Saan yung ano? Bali, meron po tayong website na pwede nyo po itong settle doon sa True Gcash. True Gcash. Opo. Yung ID po ninyo hindi po confiscated, ha? Ah, okay. Tapos babayaran lang sa Gcash. Opo, tsaka sir, wag po tayo rito kasi meron naman tayo. Tinawag po na kasi yung pamangkin ko, ang tagal lang. Dinisignate tayo na dahil lang. Tagal lang bumaba. Pero wag nyo po dyan i-park, sir, ha? Wala ko baka tayong gadahin. Hindi, meron. Kaya lang, kakarating lang kasi meron. Ah, okay. Sa kaninang madaling araw. Sir, sa Gcash lang po. Pwede po, pwede po. Meron po tayo. Alright, yeah, mga puro. Gilid lang tayo. Oy, sir, at mga bossing, ingat. Eto mga puro, bukod tayo si Bossing, ano, meron naman daw garahe, kaya lang parang may iniintay lang, alis na rin daw. Kaya lang may operation na abutan. Ang point kasi is, meron naman one-side parking sa kabila. So sana, doon na lang nilagay. Kunyari, kung merong pang space na maabutan si Bossing na pwede niyang pagparkan. Pero so far, parang nakita natin, parang puno na eh. Kasi hindi pwede sa corner, bawal din po yan. Pero mukhang may garahe nga sila. At yun, na-check po ng operation. Cooperating naman si Bossing. So yung mga puro, titikita na lang po ni Officer Francisco at proceed tayo para makita natin kung ano nangyayari naman doon. Alright? Pao Street. PTMD. Let's go guys. Ticket na lang po ito. Ganda! Ganda ng sakyan, no? Parang sakyan ni Coco Martin. Let's go guys. Alright mga puro, no? Yan, nakita nyo naman, ano, narinig nyo rin. At ayan, mapapanood nyo nga. Yung tanong natin kay Officer Francisco, any message lang para sa inyo na mga kapuro natin na nanonood. Dahil nga 41 degrees. Actually may mga klase na nasuspend dahil lang sa init ng panahon. So kaya guys, please stay hydrated po, ano. Uminom na maraming tubig, lagi natin sinasabi yan. At mahirap na. Bigla po tayong matsyempuhan ng heatstroke ba? Alright, yeah, mga puro, ito meron tayong naabutan dito, isa, dalawa Toyota Innova at Toyota ano to, Yaris na hatchback. Tapos pasada lang muna tayo mga puro. Yan, pareho walang driver. Yan, ito ano ko lang, pagdating dito sa area, nagwangwang na po, nagbusina. Sama na dito, Officer Parama. Good morning, sir. Yan si admin, napakasipag ng Barangay St. Peter. Yan, si admin na nag-guide sa atin today. Dito naman, ito may driver. Titikita na lang ito. Eh, mga puro, laki yung one side parking, Barangay St. Peter District 1, Quezon City. Kasi ito yung side daan eh. Kasi na. Kasi ako yung measure na. Ano na po, ganito na lang po. Kasi nagtotoo po kami roon. Ngayon, bawal po kayo rito. Nandiyan po yung barangay na may one side parking po kayo. Ngayon po, titikita na lang namin kayo pare-pare. Ha? Drama. Kasi na to. Kasi... Tagal pa eh. Tagal na ako dito. Ano po? Ako, kaso ko nandiyan. Barangay, ito po yung ano nyo, one-side parking. Pero bakit kailangan kunin yung lisensya? Hindi po. Titikita kayo sa lisensya. Ito, sign ko po. Opo. So, sign ko po. Alright, mga puro, this side na to, may mga driver naman. Cooperating naman sila, boss, yung titikita na lang po. At nagbigay niya sila ng driver's license. Ayan, kasama natin ang tropa ng Barangay, St. Peter. Saludo, mga bossing. Tapos dito may isa pa. Nakabangketa. Tapos dito po meron tayong hinihila.
Ito yung lagi natin sinasabi, mga puro, na mag-park ng ayos at mag-park ng tama. Dahil meron namang one-side parking sa area, so sana doon na sila nag-park sa tamang parkingan. Ayun o. Ito, papakita ko po sa inyo para klaro. Ano po ito? Alternate. Ayan o. First to 15 day of the month, right side. Facing Banawe Street and Del Monte Avenue. So, hindi ko kabisado yung lugar, pero I assume dito nga yung right. So, facing dito. So, right side dito yung one-side parking. Tapos, 16 to 31, left side. So, sa kabila naman. So, yun po yung sitwasyon na andito. At ang daming signage ng kudos naman sa barangay. Dahil hindi naman sila nagkulang sa signages to inform the residents doon sa kanilang ordinansang one-side parking dito sa area. Yan, lahat yan, papasok yan. Kaso lang, hindi pa sila nakaalis. Hindi ka pwede, wala kayo. Hindi na yan, dyan naman talaga yun. Wala nga dito, tropa. Nantilan natin na doktor-doktor, pag after 5 minutes, kunin natin. Ito, doktor yan, yun yung sa building. Yung doktor, yung papasok kasi yan, kaya nasa labas. Yan, doktor din. Papasok kasi yung mga yan, yung pag-ora. Nagagaya ko lang. Dapat ang huhulihin. Yung mga naka-ano lagi sa labas. Hindi yung doktor, mami. Kasi po, ano? Patay tayo dyan. Hindi, kasi ano yun sila, alis din po. Tignan natin towing ka. Alright, Officer Francisco, good morning, bossing. Bossing, ano po ba yung ano natin dito? Pagareklamo dito sa area? Yung nag-comply ulit tayo dun sa complaint sa hotline 8888 regarding dun sa mga naka-obstruct and illegally parked dito sa kabaan itong PAO, Barangay St. Peter. Dito, may nabutan tayo rito up to now, unattended siya, parking on top of sidewalk. Tapos, opposite siya dun sa designate na parking area ng barangay. Kung makikita mo, may mga marking sila dito. May mga mangilan-ilan dito, residente, na hindi sumusunod dun sa pinatutupad ng ordinansa ng barangay. Kaya ito, dun sa likod natin, yung nagtotow na sila. Pag after 5 minutes, itotow din natin ito. Alright. Thank you so much, Officer Francisco. Yung mga puro, no, klarong-klaro na explain na po ni Officer Francisco. Ang nakakalungkot lang, may one-side parking na nga po tayong ordinansa na dinesignate ang barangay. Eh, susundin na lang po, ano, hindi pa natin na... Saka yung mga reserved parking na kagaya nito, mga bollards, papakuha natin po sa barangay, kailangan clear and bawal. Bawal din, yan. Thank you so much po, Officer Francisco. Ayan, oh. Actually, daming nagko-comments din na yung mga ganito, yung naglalagay ng mga harang-harang para sa parking. Ayan. Bawal din po yan. At ano po natin yan, tawag dito, i-forward or i-relay? Hindi, may term eh. Ano yung term? Basta parang ipapasa yung responsibility dun sa barangay. Dahil nga, ang team po natin, ang sakop natin is regarding traffic concerns. So yung mga ganyan, bollards, mga parking, mga harang, kariton, lamesa, upuan, hindi po sakop ng team. Kaya po yun yung sana maintindihan ninyo, nating lahat, na ayun, sa barangay ipapatanggal. Nasa dulo ng dila ko yung term. Kaya lang. Maraming salamat sa iyo. Walang bababaw. So thank you so much sa walang sawang support. Tiwala ko. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.